today, pag-usapan natin yung kung paano maging productive as a work-at-home mom or dad. So, a little introduction lang. Kung kasama ka sa mga planner group, sa mga ganyan, kalat ako doon. So, mahilig ako sa planners, mahilig ako sa time management, mahilig ako sa mga schedule na yan, yung mga routines na yan. Yun lang. Mahilig ako sa planners and mahilig ako mag himay ng schedule. So, ina-explain ko to dahil sa video na to, hindi ko kayo bibigyan ng tips like wake up early, like magkape, or find your own spot, or have a morning routine. Hindi ko kayo bibigyan ng tips na ganun. So, uumpisahan natin sa paghimay ng schedule nyo. Hihimayin natin yung schedule nyo para malaman natin kung saan, saang parte ng araw, kung anong oras kayo pwede mag-work and anong oras kayo pwede maging productive. So, yun yung atake natin, hindi yung mga tips na parang nabasa mo sa ibang blogs. So, yun. Meron akong free template. Kung meron kayong phone, or syempre may phone kayo. So, pwede siya sa phone and pwede siya sa PC, or pwede siya, ako ginagamit ko siya sa iPad, sa Good Notes. So, kung naka-note din kayo, pwede niyong gamitin yung stylus. So, kung Android, pwedeng Sodo, X-O-D-O, or Metamoji na app, or kahit anong PDF annotator, kahit anong makakapagbukas ng PDF, tas pwede niyong sulatan, or pwede niyong dagdagan ng text, good na yun. So, meron akong pamigay. Free weekly template. Yun yung gagamitin natin ngayon sa pag-explain ko sa inyo. So, tingnan nyo na lang sa description sa baba yung video kung saan ginamit ko siya and kung saan nyo siya pwedeng makuha. Ayun. Okay. So, simulan natin yung paghimay no schedule nyo. Okay. So, wait. So, kung makikita nyo kung titingin ako sa baba, magsusulat ako doon sa ating screen share. So, siguro lilitan ko yung sarili ko para makita niyo yung sinusulat ko. Okay, so, yung nakikita niyo ngayon sa screen, ayan yung free template. So, meron siyang, syempre, Monday, Tuesday, meron siyang days. Tapos blank, so pwede nyo ilagay yung date dito sa circle. So, sorry dun sa ano. Sorry dito sa green sa mata ko. Tanggalin natin. Ayan, so mukha kong duling. Ayan. So, yan. Makikita nyo yung, yan, meron tayong today's priority. Tapos meron tayong mula 12 o'clock hanggang 11 o'clock ng gabi. So, nakasegregate siya sa akin by 3 hours kasi yun yung mga time chunk ko. So, explain ko siya mamaya sa inyo. Tapos, dito sa baba, free siyang sulatan niyo siya ng to-do list niyo. Tapos dito, pwedeng sulatan niyo siya ng mga importante for this week dito sa kaliwa. So, subukan natin. Okay. So, yan. So, magsa-start tayo. Titingnan natin yung schedule nyo. Magsa-start tayo by gray lang gagamitin ko para cute. So, magsa-start tayo by looking at your schedule. So, uunahin natin alamin kung ano, kasi hindi ako makakapagbigay ng schedule sa inyo eh. Kayo yung magbibigay ng schedule nyo kasi iba-iba tayo ng mga nangyayari sa buhay natin, di ba? So, umpisa tayo sa unang-una, non-negotiables. So, simula tayo sa yan. So, non-negotiables. Ito yung
yung talagang kailangan mo siya, hindi siya pwedeng ma-adjust or meron siyang kaakibat na oras. So examples nito is sleep. So syempre na negotiable yan, kailangan natin yan. Huwag kayong gagawa ng schedule na ang sinasacrifice nyo is yung tulog nyo. So dapat yung tulog nyo is laging sapat. So para ma-take care natin yung sarili natin, maalagaan. So ang example pa nitong non-negotiables natin is siguro pick up kids, kasi may oras yan eh, di ba? So may oras na kailangan ipe-prepare mo yung kids mo or isusunduin mo siya. So kailangan 9 o'clock maalis ka na sa bahay, mga ganun, or kailangan 3 o'clock maalis ka na sa bahay. So non-negotiable yun dahil may oras siya. So pick up kids. Tapos sa umaga, may oras ka gumising para i-prepare na paliguan yung mga bata and bihisan and pag-breakfastin. So lagay natin yung prep and eat. Sa prep and eat na to, kasama na yung kain mo ng breakfast, lunch, dinner, at saka yung mga prep, yung mga pagluto mo kung ikaw yung nagluluto, ikaw yung naghuhugas ng plato. Yun. So lagay mo dito yung mga talagang araw-araw mo siyang ginagawa at hindi siya negotiable na i-move or tanggalin. Tapos pwede mo rin ilagay dito yung bedtime story, for example, or yung sleeping routine ng anak mo. Pwede mong ilagay dyan. Tapos parang ano siya, pwede mo kasi siyang, yung mga negotiables na to, pwede mo silang gawing anchor. Like for example, itong pick up kids, kailangan umalis ka ng 3 o'clock. So pwede mo siyang gawing anchor na by 2 o'clock or 1 o'clock, dapat nagsistart ka na. For example, prep and eat mo 11 o'clock hanggang 12 or 11 to 1, dahil magluluto ka, magpapakain ka ng ibang bata and maghuhugas ng plato. So sabihin natin 12 to 1. So may 1 o'clock ka, libre ka ng 1 to 3. Tapos pick up kids na ng 3 o'clock. Pwede mo siyang gawing anchor and yung 1 o'clock to 3 o'clock mo na yun, pwede mo siyang lagyan ng tasks. Instead of nagne-Netflix ka habang naghuhugas or nagne-Netflix ka habang kumakain, tapos hanggang nandun ka pa sa dining table, 3 o'clock na kailangan mo nang sunduin yung anak mo, wala kang nagawang productive dun sa window sana nung time, diba? So mas magandang meron tayong tinitingnan na ganito. So sorry kung medyo mapapahaba yung natin, parang nag-enjoy ako mag-explain. So so ayun. Next natin gagawin dun sa non-negotiables nyo is aalamin natin yung oras na kailangan. So lagay natin, kung gusto niyo matulog ng 8 hours, matulog kayo ng 8 hours. Kung gusto niyo matulog ng 6 hours, ganyan. So sabi kasi yung adults, ang kailangan nilang tulog is 6 to 8. So ilagay natin siya sa 6 para pinaka-safe. So kung wala kang gagawin, pwede ka mag-8, ganyan. So pick up kids. Pick up and sundo na siguro to. Ilang oras yung nawawala sa'yo. So siguro sa paghatid, 2. So, kunwari, malayo or pa ako, kachika pa. So, or may pupuntahan ka pang grocery, ganyan. So iset natin tong in a day, ang nawawala sa'yo is 4 hours sundo hatid sa mga bata. Tapos yung prep and eat, lagay na natin, kunwari 4 hours din. For example, yung dinner nyo hindi, or lunch nyo, hindi naman masyadong matrabaho dahil ikaw lang mag-isa, lunch. Tapos usually, yung kinain ng bata ng breakfast, yun na rin yung kinakain mo. So, pwedeng 1 hour na lang yun. Tapos sa dinner, wala rin masyadong nagdi-dinner, or madali lang yung mo sa dinner, like luto lang, tapos may ibang naghuhugas, asawa mo kunwari, ganun. So, sabihin natin 4 hours yung lahat mula breakfast, lunch, dinner. Kayo bahala ako maglagay kung ilan yung oras na nawawala for you. Tapos kunwari bedtime story. Sabihin na natin 1 o'clock. 1 o'clock, sorry. 1 hour. So for example, bedtime na nung mga bata ng 10. 9 o'clock, higa ka na kasama nila. Tapos sa umpisa talaga mahirap yan.
sa umpisa, pwedeng 9 o'clock nakahiga na kayo, tapos madaling araw na hindi pa tulog yung mga bata. So, pwedeng ganyan. Pwedeng maging ganun. Pero pag kasi nagkaroon ng routine ang bata, nagkakaroon siya ng sinusundan, mag-a-adjust na rin yung katawan niya. Tapos, in time, habang ginagawa mo siya araw-araw, in time, yung 1 hour na yon, 9 o'clock, humiga kayo, nag-bedtime story kayo, before 10, tulog na rin siya nun. So, iset mo yung bedtime story niyo. Tapos, pwede mo na rin siyang... Okay, so sige, ito. Teka ha. So, after nito, ang gagawin mo is, i-add mo sila. Pag nakuha mo na lahat ng non-negotiables mo, a-add mo sila. So, meron kang 15 hours na non-negotiable. So, araw-araw, yung 15 hours mo, taken na. So, ang gagawin mo, ma-minus mo siya sa 24 hours. Kasi lahat naman tayo, 24 hours lang ang isang araw, di ba? So, ang matitira mo na lang is 9 hours. Ano ba itong ginawa? Minus 15 equals 9 hours. So, isipin mo na lang, yung 9 hours na yun, pagkakasyahin mo lahat ng ginagawa mo. So, paano kung hindi mo to kinompute? Paano kung nanonood ka ng Netflix? Paano kung nanonood ka ng Korean novela? Tapos parang hindi mo napansin, 5 oras ka nang nanonood, tapos 4 na oras na lang inatira sa araw mo na yun, di ba? So, hindi siya magiging productive kasi ang ending mo nun, isa-sacrifice mo yung tulog mo. Hindi ka matutulog ng buo dahil hindi mo siya nagawa ng buong araw. Pero yung totoo, kapag nilista mo siya ng ganito, alam mo na by this time, gumagawa ka na dapat. Hindi ka magsasayang ng oras. Ayun lang. Tapos, yun yung non-negotiables natin. So, alam natin na may 9 hours pa tayo, di ba? So, katulad nung sinabi ko sa post ko sa group, hindi ko to i-sugarcoat. Kapag katatapos natin tong schedule na to, tapos nalaman natin na wala ka na palang oras mag-freelance, huwag niyong pilitin sa expense na mauubos yung tulog niyo. So, siguro ang magandang gawin doon, kausapin niyo yung mga kasama niyo kung meron kayong maipapasang gawain, ganun. So, yan. Ayun. So, nasa non-negotiables tayo. Sige. So, lagyan natin to ng... May oras na dito sa Monday to Friday, di ba? So, Monday lang tayo muna mag-work. Kapag, kunwari, alam niyo na itong... Pwede niyo rin palang print tong template, tapos sulatan niyo na lang para ma-assess niyo. So, ang non-negotiables natin, ilalatag na natin siya dito sa oras. So, 12 to 11 p.m. ito eh. So, 24 hours to. So, ang una niyong gagawin is hanapin niyo yung anchors niyo eh. So, kunwari yung anchor mo is kailangan 6 o'clock nakagising ka na, tapos nakagising ka na and na-prepare mo na yung kids kasi by 7 dapat but 6 o'clock gigising ka kasi by 7 dapat umaalis ka na. Maalis na kayo. So, lagay mo dito 6 o'clock wake up and prep your anak. So, mga bata naman, wisik-wisik lang. Or buhusa mo ng tubig. Mabibilis lang naman sila maligo. Hindi naman sila mga isang oras maligo. Like mga teenagers na babae na... Or yung mga iba, diba? So, mabilis lang ngayon. Kaya yan. 7 o'clock. Tapos, yung pick-up kids mo is 2 hours sa umaga, 2 hours sa hapon. So, ilagay mo na itong 7 to 8. Hatid sa school. Tapos, yung sundo mo is dapat by 3 o'clock. Nakaalis ka na. By 5 na sa bahay na kayo. So, sundo. Okay, so, makikita mo yung ano mo dito, yung oras mo. So, kunwari, yung 6 o'clock, ang gusto mo, 6 o'clock, gising ka na. Pwede mo ilagay yung tulog mo dito. 6 hours ang tulog, di ba? So, lagay mo dito yung 6 hours mo. Okay, so,
Meron ka pang... Teka, palitan ko lang ng kulay para nakikita. So, ano pa? Yung prep and eat mo. Ang worst, siguro yung prep mo dito, kasama na dito sa 1 hour na to. Yung lunch mo, baka ikaw na lang mag-isa sa bahay. So, yung lunch mo, pwedeng 12 o'clock. Ikaw lunch, prep, lunch. So, kung ikaw lang mag-isa sa bahay, pwede na rin na habang nagtatrabaho, nagla-lunch ka. Diba? So, ikaw na bahala maglagay. Lunch, prep. Tapos, yung susunod mo na oras na kakain is 2 hours. 7 o'clock mag, siguro, kaya 6 o'clock magsa-start ka na mag, ano? Or, sabihin na natin, 8 kayo kakain. So, 7 dapat nagsisimula ka na. So, this is prep and eat. This is prep and eat. Okay? So, eat dinner. Kasama na yun yung pagligpit. Tapos, 9 o'clock, pagkatapos mo magligpit, bedtime story. Yung nilagay mong 1 o'clock, ay 1 hour. So, that's your bedtime story. So, kung titingnan mo, meron kang, hanapin natin yung 9 hours na sinabi nating free. So, highlight natin siya ng pink para cute. So, 9 to 12 mo free. One to three mo libre. Ang 5 to 7 mo libre. And ang 10 to 12 mo libre. Tapos lahat yan, ano na, lahat yan, parang yung free mo na para schedule dun sa iba. So, copy lang natin siya, lahat. Siyempre kung pinrint nyo, sulat nyo isa-isa. Or linyahan nyo ng isa. Siyempre pati yun pinakilaman ko, diba? So, yun. Gawin nyo yung gusto nyo. Pero dito natin nakita na mayroon tayong libre na. Ay, wala pa lang Saturday. So, pwedeng leave nyo muna yung Saturday. Kasi, or yung sleep, at saka yung bedtime. Pwede natin, hatid, sundo. Okay. So, yung sleep. Okay. Pwede natin siyang i-copy hanggang weekend. Or kung gusto nyo mag-sleep late ng weekend, gusto nyo mag 9 hours na tulog, ganun. So, bahala kayo. Tapos yung lunch prep at saka yung eat. Siguro pwede rin nating i-copy sa weekend. So, kayo bahala. So, yun. Kayo na bahala maggawa niyan. Ituloy na natin tong next. So, yung next dito sa non-negotiables, syempre, yung negotiables, ito yung mga pwede mong i-move. Ayan. So, pwede mo siyang i-move or hindi mo siya kailangan everyday ginagawa. Like yung chores. Kung kunwari, ikaw yung lahat ng gumagawa ng labahin, ikaw yung gumagawa ng naglilinis sa kitchen, naglilinis sa living room, naglilinis sa bathroom, naglilinis sa mga kwarto, naglilinis sa labas. So, syempre ilalagay mo yan. So, titingnan mo dito, anong oras ka ba pwede maglinis? So, kung anong oras, ilang bang oras yon? So, syempre, mas maganda maglinis kapag ano. Mas maganda maglinis kapag before sundo. Diba? Wala pa yung mga anak mo. So,
Yun, ilalagay mo siya dito. So, ano ba yung mga yun? So, sabihin na natin, laundry. Ikaw gumagawa niyan. Tapos yung, ideally kasi, mas maganda kung may katulong kang gumagawa. Hindi katulong na kasambahay ha. Yung nagsusuporta sa'yo na family member. Like for example, yung asawa mo, tinutulungan ka, ganun. Mas, ideally, mas maganda yun eh. Pero kung ikaw lahat ng gumagawa nito, like kung may trabaho yung asawa mo, tingnan natin dito kung may oras kayo mag-freelance and kung paano nyo i-maximize yung time nyo for the week. Okay, so living room, bathroom, bedroom, outside. Ayun, so katulad nung kanina, kayo bahala maglagay kung ano yung schedule niyo sa bahay, kung paano kayo, di ba? So, ayun, like for example, ako hindi ako nag-chores. Yung sa akin is, nakahati siya sa business, personal, tsaka work. So, dun siya nakahati yun sa akin. Pero, kayong bahala kung ano yung mga ginagawa niyo sa bahay and kung paano niyo siya hahatiin. So, yun. Kunwari, laundry. Matagal kayong mag-laundry. Naabot kayo ng 5 hours? Tagal. So, sabihin na natin 5 hours. Kitchen. 1 hour lang. Hindi naman tayo sa mansion nakatira. Unless sa mansion kayo nakatira. So, yun. After mo ilagay yan, siguro yung laundry, lagay natin. Sabado kayo nanlo-laundry, diba? So, sabihin na natin, nag-extend ka ng tulog. Hanggang 7 o'clock. Or sabihin na natin, 8. Oo, sige, pwede. Or after lunch ka mag, ano. So, kayong bahala, ah. Basta nag-ano lang ako dito. So, after lunch, 1, 2, 3, 4, 5, okay. So, 6 o'clock. So, yan yung laundry mo. Yan yung laundry mo. Nalagay mo na yung laundry. So, i-X natin yung nalagay na natin. Ay, i-check. Laundry. So, itong mga negotiables, like yung mga chores, hindi nyo naman kailangan araw-araw ginagawa yan eh. Like for example, hindi mo naman kailangan i-general clean yung kitchen mo araw-araw. Yung mga, ano, yung mga itatabi mo lang yung mga kalat, lilinisin yung mga tapon, ganyan. Okay lang yan na araw-araw kasi hindi naman yan matagal eh. Pero yung mga general clean, as in, tatanggalin mo yung mga, tatanggalin mo yung lahat na kanapatong sa counter para malinis mo yung counter. So, yun. Pwede mo siyang gawin every week. So, pwede mo siyang gawin before magsundo. So, nilagay ko siya 1 hour lang kasi nga mabilis lang naman yan. And, for example, ang nakaschedule mo ng Monday is kitchen. So, kitchen. Ibig sabihin, Monday, gawin mo yung kitchen. Huwag mo nang pakialaman yung mga iba. Kasi, ang chores na yan, kung gagawin mo siya araw-araw, hindi siya nakakatulong dahil bukas gagawin mo pa rin naman siya. Diba? So, tingnan mo kung ano yung pwede mong gawin na paghihiwalayin mo sila. For example, yung living room. Kung nagkakalat yung mga bata, iligpit mo lang siya, ilagay mo lang siya dun sa isang malaking basket sa gilid. Pero every Tuesday, yun, iligpit mo, ilagay mo sa kwarto nila, ganyan. Tapos, living room, ano pa, banyo. Yung mga simpleng linis, yung mga may natapon or walis-walis, gawin mo siya araw-araw. Pero yung general, yung talagang buo, yun kasi yung nagpapatagalan yung nagpapa, ano to, papastagnant sa mga mommies na nag-chores sa bahay kung hindi nila, kung i-chore nila araw-araw. So, wala silang matitirang
times para mag-work. Kung gusto nyo mag-work, ha? So, gusto nyo mag-work, kailangan natin maging friends with your schedule. So, linis sa labas. Sa bintana, sa garden, ganyan. So, yun. So, na-check na natin ito. Tapos, yung next mo is yung work. So, syempre, tapos na yung non-negotiables, non-negotiables. Ayun na yung work mo. So, ako, ideally, sinasabi ko sa mga newbie freelancers to start ng freelancing para makapagsimula ka na mag-freelancing, kailangan sana mag-set aside ka ng at least 4 hours a day. Kahit na ba per project lang yan, at least meron kang libre na 4 hours a day. Yung hindi ka gahol. Kasi baka mamaya full ka na pala, tapos nag-4 hours a day ka, nangyayari 4 hours na lang yung tulog mo or 3. Yan. So, hindi siya healthy. And hindi ka rin masyado magsasucceed as a freelancer kasi hindi mo may enjoy. Parang ang magiging dating sa'yo, burden siya. So, yun. So, i-schedule natin siyang work. So, ayun. So, makikita nyo naman dito na so, para sa work mo, meron ka pang libreng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, meron ka pang 8 hours na libre per day. So, hindi, libre ka ng 8 hours, tapos kaya mo pa pala mag-full time. Pero kailangan nakasingit sa schedule mo. Kasi kung hindi, kung ikaw lahat ng gumagawa ng chores, tapos ipipilit mo yung buong 8 hours na chunk, kunwari 12 to 8, o 12, sabihin na natin 10, nagsimula ka na to 6. Pwede din pala yun. Kung gusto mo, 10 o'clock to 6 o'clock yung buong 8 hours mo. Tapos, pero kailangan dito sa mga oras na tong free ka, itulog mo. Bawiin mo yung tulog na kailangan mo sa isang araw. So, hindi pwedeng sinacrifice mo yung sleep mo para dun sa work mo. Tapos, gagawin mo pa rin lahat yan buong araw. Gising ka pa rin. Saan mo isisingit yung tulog mo, diba? So, kung isasacrifice mo yung oras na to para sa work, yung oras nung sleep na to para sa work, kailangan i-adjust mo yung tulog mo para dito. Eh, remember, nilagay natin itong mga non-negotiables to, may mga oras to. So, kailangan ikaw yung mag-adjust. Siyempre, ikaw talaga yung mag-adjust. Alam nga naman yung school or yung ano, diba? So, yun. So, nakita mo na yung, for example ako, kunwari schedule ko to, ang gagawin ko, isang client tong 9 to 12. Tapos, siguro check emails or prep ng mga i-organize mong schedules ng 1 o'clock dahil 1 hour lang to eh. Tapos, iset mo na yung gagawin mo ng 5 to 7 at saka ng 10 to 12. Ayun. So, maganda kasi nakalista na. Hindi yung uupo ka pa lang tapos hahanapin. Pag upo mo, dun mo pa lang hahanapin yung gagawin mo. Nakakaubos ng oras. Tapos mamaya maligaw ka pa sa Facebook, maubos yung oras mo, diba? So, yun. Maigi alam mo, nakalatag yung schedule mo para hindi ka naman hindi ka naman maubusan ng oras at hindi mo sayangin sa Netflix, sa Korean novela, ganon. So, ayun. So, yun lang yung para sa akin, para ilatag mo yung ano mo. So, sa, dito sa work, dahil kayo na yung bahala maglagay dyan, magbibigay lang ako ng few tips para sa work. Ayaw magpa-zoom. Yan. So, unang-una, syempre, may schedule ka na, stick to it. Kapag sinabi na schedule mo na time to work na, wag na mag one more episode, okay? So, yun. Tapos, isang note din naman na syempre, hindi naman tayo mga robot. Hindi naman tayo yung
kapag sinabi mo work na ay nasa mood ka na agad? Or hindi naman tayo robot na pag naglatag ka ng schedule na ganito, is ganito na forever yung gagawin mo. So, tao tayo, nag-a-adjust yan. There's nothing wrong with adjusting. So, basta make sure na pag nilatag mo tong 1 week na to, make sure na itry mo talaga siyang i-follow. Try mong wag maligwak dun sa week na yon. Tapos next week, every Sunday ko na gawin mo to. Tapos next week, alamin mo kung ano yung hindi nag-work. So for example, dito ba sa oras na to, hindi ka makapagtrabaho kasi maingay yung kapitbahay. I-move mo to. Gawin mong iba. Dito ka mag-linis or dito ka mag-ano. So, i-adjust mo siya every week. So, hindi siya kailangan set to stone forever ang schedule mo. Meant siya to be jumbled. So, kaya ako ginawang ganito na 3 hours chunk sa akin kasi kaya ko siyang i-jumble. So, kayo, bahala kayo kung ano yung mag-work sa inyo. So, yun yung tip number 1. Ngayon ko lang nakita. No? Stick to you. Stick to it. Ayan. So, yun. Tapos, yung second tip ko is have an inbox. So, isulat mo yung inbox mo. Isulat mo yung saan ka kumukuha ng mga ano. Kunwari, notes sa cellphone or planner, kung may planner ka. Or emails. So, unang-una mong gagawin pagkaupo mo sa work is i-check mo yung inboxes mo. So, para alam mo yung lalatag yung mga kailangan mong gawin. Hindi yung everyday, in the middle of the day, bigla ka mag-check ng email, tas maaaligaga ka dahil may kailangan gawin. So, magsiset ka ng time. Sa time na to, i-check mo lahat ng emails mo. Tapos, kapag may kailangan kang gawin, isulat mo na siya dito kung kailan mo siya gagawin. Dahil alam mo na kung kailan yung free time mo eh. Tapos, second is, yung kunwari notes mo, pag-upo mo. Naglilinis ka, tapos naisip mo, kailangan ko bumili ng ganito, or kailangan kong i-email si ganito. Hindi mo na kailangan pumunta sa computer mo para gawin yun, or sa planner mo para isulat yun, dahil may inbox ka sa phone mo, notes. So, i-note mo lang sa sarili mo na email ganito, ganito. So, pag-upo mo, makukuha mo yung inbox mo na yun. Tapos yung yun nga, emails, planners, ganun. So, kayo bahala kung ano yung laging kasama nyo, kung ano yung hindi magiging hassle na kahit may ginagawa kang iba, hindi mo kailangan tumigil para alalahanin yung note mo. Ayun, so. Yun, so next tip natin is focus. Or Pomodoro. Yan. So, next tip natin is focus. Or, yung ginagamit ko is Pomodoro. Pomodoro technique. So, yung Pomodoro technique is, timer siya. Yung mukhang tomato. So, timer siya na 25 minutes. Tapos, magfo-focus ka lang sa work mo ng 25 minutes. Tapos, after that 25 minutes, may break ka na 5 minutes. Tapos, after 4 pomodoros and 5 breaks, you're entitled to have a long break na 15 minutes. So, yun. Nakakatulong siya kasi naka-timer ka na 25 minutes. Bawal ka mag-Facebook, bawal ka mag- Instagram, bawal ka maging distracted. Basta focused ka lang. So, sinasabi ko to dahil naka-schedule ka na, may schedule ka na singit-singit na mga oras, you have to make sure na yung mga oras na yun is mamamaximize mo. Kailangan mamamaximize mo yun at hindi ka nagsasayang ng oras. Kasi baka mamaya, 3 hours ka nang nakaupo. Nakasulat nga sa schedule mo na work, 3 hours ka na nakaupo, pero wala ka pang nagagawa, di ba? So, kailangan focus ka dun sa kailangan mong gawin para maging productive ka. Hindi kasi pwedeng, hindi nakaset yung mindset. Huh? Yung mindset mo, hindi nakaset na magtatrabaho or magtatrabaho ka, tapos silip ka ng silip sa Facebook, di ba? So, iwasan nyo yun. Mag-set kayo ng focus time nyo.
Kasi kapag naman natapos mo agad yan, may Facebook time ka sa dulo eh. Diba? Sa gabi. Or pag natulog na yung anak mo, maga natulog yung anak mo, hindi meron ka pang Facebook time, diba? So, hindi magkamamatay kapag hindi ka nakapag-react agad dun sa mga post ng mga friends mo. So, ayan lang. So, ayan, yun yung isang tip ko. Tapos yung isang tip ko pa is yung top 3 tasks. Ay, yung sa Pomodoro pala, meron akong ginagamit yung Pomo to do. Meron akong affiliate link na kapag nag-sign up kayo dun sa link ko, meron kayong 2 months free ng premium. Tapos meron kakaroon ako ng 1 month premium. So, ilagay ko siya sa description baka gusto niyo mag-sign up. Tapos yun. Pero ako usually hindi naman premium yung gamit ko, pero it nag-work siya sa akin. Pero, para at least matry nyo yung premium, di ba? Free 2 months din yun. So, tingnan nyo yung link sa baba. So, yung next tip ko is yung top 3 tasks. So, tingnan nyo yung schedule nyo. Ano yung last hour nyo mag-work? So, ang last hour mo yata sa schedule mo is 10 to 12. So, pwede ka maglagay dito sa 12 dito ng wrap up. Pwede mo lagay dyan or dito sa 1 o'clock. Kasi pag na-wrap up mo na, alam mo na yung gagawin mo bukas. So ako ang ginagawa ko, yung top 3 tasks ko, sa gabi, ginagawa ko na siya. Yung ifo-focus ko yung top 3 tasks bukas. So para pag upo ko, hindi na ako maliliwaliw, hindi na ako kung saan-saan nakatingin, naka-focus lang ako dun sa top 3 tasks ko for the day. So, yun yung purpose nitong today's priority part dito sa taas para makita nyo yung ano. Para may sulat nyo dyan yung focus, priority task nyo for the day. So, ginawa ko siya 5. So, usually 5 yung nilalagay ko dyan. Or, minsan hindi, kung ano lang yung kailangan gawin na dun. Yun, so, kailangan before ka matulog, gawin mo na yung task, yung top 3 tasks mo para bukas. Para rin mapanaginipan. Hindi. Para rin yung mind mo, ano mo na. Maset mo na yung mind mo na yun yung gagawin mo. Instead of pag-upo mo, dun mo palang iisipin yung gagawin. Malaking tulong yung top 3 tasks. Tapos, last is yung wrap it up. So, yun nga. Parang yun na rin to. Pero, pag wrap it up mo, titingnan mo, kasi gumawa ka ng to-do list, diba? So, or ano, titingnan mo ngayong araw kung ano yung gumana. Kung ano yung oras na kailangan mo i-adjust, ganyan, tapos adjust ka ng konti doon, or ano yung mga task na simulan mo ngayong araw na kailangan mong i-continue bukas. So, usually siya magiging top 3 task mo, or siya yung mapupunta dito sa oras na to. So, yung mga task na hindi mo natapos ngayong araw, ilipat mo siya bukas para alam mo na kung ano yung gagawin mo bukas. Ayun. So, bonus tip lang sa ano, magkaroon ka rin ng weekly review every Sunday. Hindi naman yun tatagal. 10 minutes lang yun. So, hindi na natin siya dapat katamaran. So, every Sunday, bago ka matulog, i-wrap up mo yung mga nagawa mong task nung week na yun. Tapos, i-wrap up mo yung mga kailangan mong gawin next week. Kung ano yung mga nag-work sa schedule mo this week. Ano yung kailangan mong i-adjust next week. So, by the time pumasok yung Monday, latag na lahat yan. Hindi ka magpo-procrastinate. Like for example, mag-Netflix muna ako ngayong Monday, bukas na ako magsisimula, ganun. So, bawas tayo ng mga unproductive hours na yun. So, dagdag ko lang dun sa focus time. Hindi pwedeng nagtatrabaho ka tapos nag-Netflix ka, ha? Hindi focus yun. Yung brain natin hindi meant para mag-focus sa maraming bagay at the same time, okay? So, yun lang naman. So, meron akong video dun sa dahil sinabi ko nga kanina, di ba, parang mahilig ako sa planner, ganyan. So, meron akong YouTube ng, hindi naman siya ganun ka-updated, pero meron akong planner YouTube, YouTube channel, ayun. So, yung link na ipopost ko dito sa description sa baba is yung link nung latest video ko na ginagamit ko tong template na to. Tapos sa description nun, makukuha nyo yung link nung freebies. So, makukuha nyo yung freebie ko na weekly at saka yung mga
digital planners na libre doon. Pwede niyong kunin doon para magamit niyo. Yon. So, sobrang sorry ang haba nito, pero nag-enjoy ako. Sana nag-enjoy din kayo. So, sana nakatulong ako para ma-determine natin. So, for example pala, kailangan nating i-address to, ha? So, for example, after nyong ilagay lahat ng kailangan nyong gawin sa bahay, lahat ng kailangan nyong negotiables and non-negotiable schedules, tapos na, ang free time na lang na natira sa inyo is 2 to 3 hours, 4 hours, ganyan. Hindi ideal na kumuha ka ng full time, syempre, di ba? Kasi alam mo na sa sarili mo na kulang yung time mo eh. Hindi ideal na kumuha ka ng full time tapos 4 hours lang yung tulog mo everyday. Hindi, wag mo gagawin yun. So, ang next step mo dapat is hindi kumuha ng full time. Ang next step mo is kausapin mo lahat ng kasama mo sa bahay. Like for example, nakasulat dito na after dinner maghuhugas ka pa ng plato. Usapin mo yung asawa mo, sabihin mo, pwede ba after dinner, ikaw na yung maghugas para meron akong time mag-work? So, nadadaan naman sa usapan yan eh. For example, may teenager ka, na babae or lalaki, malamang. So, may teenager na anak ka. Turuan mo siya ng responsibilidad. Huwag mong hayaan na ikaw lang yung gumagawa, tapos yung mga anak mo, yung asawa mo, nag-gadgets lang. So, bigyan mo sila ng responsibilidad kasi para sa sarili, para din sa kanila din naman yan, di ba? So, bigyan mo ng responsibilidad. Galing kang school, assignment, after mo mag-assignment, luto ka ng dinner natin. Tapos, ikaw, bigay mo doon sa isang kapatid, ikaw mag-set ng table. Tapos habang ikaw nagtatrabaho ka, natuturuan mo sila ng responsibilidad. Tapos sabihin mo sa kanila, pag nagawa nyo na yung chores nyo na to, sa gabi, pwede na kayo mag-gadget ng 1 to 2 hours, ganun. So, parang two birds with one stone, natutulungan mo yung responsibilidad yung mga anak mo, nakakapagtrabaho ka pa, diba? So, nadadaan yan sa usap. At huwag mong isipin na magkukusa. Yung asawa mo or yung mga anak mo, ikaw ang mag-set ng schedule. Kaya pag na-set mo na yung schedule, iset mo kung ano yung tamang schedule para sa'yo, kung ano yung pwedeng itulong ng mga pamilya mo. Hindi magkukusa yan kung hindi nila naiintindihan. So, ikaw ang nakakaintindi ng schedule mo, ikaw yung magsabi sa kanila kung ano yung pwede mong ipasa. Like for example, yung laundry, sabihin mo, pwede ba tayo magtipid or meron ka bang budget pa para weekly magpapalaundry na lang ako? Makapag-free time ako ng 5 hours, so yung tatrabahuhin ko, pwedeng kitain ko rin yung pang-laundry ko. Di ba? May mga ganong bagay. So, yung mga ganong decisions kasi, nagsistart yan kapag nakalatag na yung schedule mo for the, yung ideal schedule mo for the week. So, yun. Inuulit ko lang na there's nothing wrong with changing your schedule every week. Basta make sure na nandun yung negotiables, yung non-negotiables. Yung non-negotiables mo, nandun siya, may time siya, may anchor time siya. So, yun yung talaga naka-fix na. Yung negotiables mo, yun yung i-move around mo. Tapos hahanapin mo yung nag-work sa'yo. So, doesn't necessarily mean na pag nag-work sa'yo to ng 1 week, 2 weeks, tapos hindi na naman nag-work sa 3rd week, ibig sabihin niya hindi na nag-work. So, ganun din ako minsan. Minsan, 1 month, 2 months, ganyan, nag-work yung routine na to. Tapos, pag nakikita ko na medyo out of focus na ako, mag-change na ako ng routine. Kunwari, this time, sa gabi ako nagtatrabaho, tapos napansin ko na parang hindi na nag-work, lilipat na ako sa umaga. Isi-shift ko yung schedules ko. Tapos, pag nag-shift ako ng schedules, kausap ko yung asawa ko. Para pinag-uusapan namin kung ano yung oras na ganito, siya sa ganito, siya sa ganito. So, yun, open communication din and yung schedule. Yun, so, sana nakatulong and pasensya na ang sobrang nerd ko, diba? So, yun, thank you.